Ha, may sarili ka rin talagang kaalaman. Lalo-lalo na sa pagluluto, yan sa pagkasikaso, bilang isang babae o bilang isang partner na babae. Yun, what's up? Ayan, kumusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. Ayan ha, usapang pag-ibig na naman. So ito mga utol, dagdagan pa natin ang inyong mga kaalaman kasi ito ang magiging topic natin sa video na ito. Sam, paano mag-self-improve habang naka-no contact rule? Yun. So ito mga utol, tuturuan ko kayo ha, kung ano ang mga dapat ninyong gawin habang kayo ay gumagawa o habang sa kaligitnaan kayo ng no contact rule. Kasi ha, hindi lang tayo natatapos utol ha, sa pagiging pagtahimik lang o nagsa-silent mode ka, kundi kailangan is may gagawin ka, kundi yung pagsa-self-improve. So ito, tuturuan ko kayo isa-isa utol para malaman nyo rapat, tsaka para hindi na rin kayo mahirapan kung ano ba talaga ang dapat gawin. Well, meron lang naman tayong tatlong bagay na dapat mong i-improve, which is physical appearance mo, yes, mentalidad, and then emotionally. Ha, so ito mga utol, huwag na nating papatagalin pa. Unang-una, isam, magpaganda at saka magpa-sexy. Yes, ito mga utol, which is nasa physical appearance tayo. Malaking bahagi rin ito, ha, kapag ikaw ay nasa kalagitnaan ng no contact rule. Ha, para talaga maapektuhan o magkaroon ng pagsisisi yung partner mo sa'yo. Yes, kung ano man yung mga dahilan na yan kung bakit mo ginawa yung no contact rule. At saka hindi lang din para sa partner mo o sa ex mo, kundi para na rin sa sarili mo. So ito ah, Kuya Kiko, paano ba talaga magpaganda? Ano ba talaga ang magagustuhan ng isang lalaki? Well, for me ah, kung tatanungin mo ako bilang isang lalaki rin, ang bilang pagkakaroon ng magandang mukha sa isang babae, yes ah, ay malaking bagay na rin ito pagdating sa aming mga kalalakihan. Kasi yun nga, alam nyo naman na lahat ng mga kalalakihan ay nabibighani sa magandang mukha ng isang babae. So paano mo ba gawin yung bagay na ito? Well, kailangan mong praktisin din utol, na kailangan is marunong ka mag-makeup kahit hindi naman ganun ka sobrang kapal. Yes, na parang dinadaya mo ang iyong itsura, na parang tinatago mo na talaga. And then pagtanggal ng iyong makeup, isang malayong malayo ha sa itsura mo. So ganun nga utol ha, hindi mo naman kailangan pangdayain ha yung lalaki sa pamamagitan ng iyong pagmumukha. Kailangan is ganun pa rin yung iyong itsura, pero yun nga, mild lang na pag-makeup. Yes, kunti nga, parang matatakpan lang yung mga butas-butas dyan sa iyong mukha. Yes, at saka yung kilay utol ha. Yes, malaking impact rin ito, which is magdadala ng iyong pagmumukha, kung anong hugis ng iyong kilay, at saka kung anong kulay. So for me ha, yung mga light brown na kulay ng kilay, is maganda rin ito pagdating sa mga kababaihan. Yes, nagagandahan o nabibighani rin tayo sa mga ganong kulay ng kilay. At saka hindi naman ganun kanipis, hindi rin ganun kapal, kundi yung katamtaman lang. So pero yung hugis utol is nagdedepende ito ha, so kung ano rin yung hugis ng iyong pagmumukha. Ito mga utol, hindi naman tayo beautician, pero syempre marunong na tayong tumingin. Yes, lalong-lalo na sa mga magagandang binibini dyan ha. So yun, so yun nga. And then yung sa makeup is kailangan isang konting makeup lang, konting blush on. Yes, namumula konti yung mga pisngi. At saka yung lipstick mo ha, kailangan is hindi naman ganun ka pulang-pula ha, na parang nga sinapak ka, kundi yung katamtaman lang din ha, na medyo namumula-mula konti. So okay na yon ha. And then yun nga utol ha, pagdating na tayo sa pananamit, yes, kailangan una sa lahat is mas mainam na maganda at saka sexy talaga ang iyong pangangatawan. Kasi kung sexy ka utol, hindi ka na mahihirapan kung anong klaseng damit at saka kung anong sizes ng damit ang iyong kailangan. Kasi malaking impact rin talaga kung paano ka magdala ng iyong pananamit at saka kung anong klaseng mga damit yung sinusuot mo. So ganun ha, kung sexy ka, pero una sa lahat, Kuya Kiko, paano ba talaga magpa-sexy? Well, ito mga utol ha, ibang usapan na naman yon. Pero syempre ha, hindi ka naman siguro si sexy kung wala kang gagawin. At saka, hindi rin ito mag-take effect kung ikaw mismo isang kain ka lang ng kain, lamon ka ng lamon. So kailangan talaga isang may disiplina sa sarili at saka may disiplina sa pagkain. So ganun nga, kasi kapag sexy ka utol, alam nyo na rin naman na lahat ng mga kalalakian ay yung habol-habol yung sexing katawan ng isang babae. So ganun ha, kung sexy ka na, hindi ka rin talaga mahihirapan manamit. So ano ba yung klaseng damit dapat na suotin? Well, itong mga utol ha, maipa-imagine lang ako sa inyo. Tignan nyo kung ano ha, kung paano manamit yung isang artistahin. Yes?
Ha, yung medyo elegante, hindi naman na wala akong binabanggit na mahal na pananamit o mahal na mga damit, kundi yung elegante lang talaga tignan. Ha, yung malinis, tsaka fit na damit sa'yo. Hindi yung maluwag, hindi yung sobrang sikip. At tsaka syempre, kailangan is bagay na bagay sa'yo. Ha, kung makatangkaran ka man o pandak, so kailangan is marunong ka rin pumili na kung anong klaseng damit. Ha, kung hindi mo alam talaga kung anong mas bagay sa'yo, yes, mag-search ka dyan sa Google Utol. Marami dyan na mapagpipilian na makakabagay sa iyong pangangatawan. So ganun ha, ikaw ba naman ha, kung sinong lalaki pa yan, ha, kung yung partner niya o yung babaeng iniwan niya ay malaartistahin na sa ngayon, yes, sino ba namang lalaki yung hindi mabibighani o hindi magsisisi, ha, sa ganung klaseng babae na iniwan niya. So ganun nga, physical appearance Utol, napaka-importanting bagay na kailangan mong i-improve. Ha, so yun. And then ito, yung pangalawa natin, isang independent mindset. Yes, kailangan mo rin itong pag-practicein Utol, ha, o pag-aralan. Kailangan magkaroon ka ng independent mindset. Una sa lahat ay, kailangan is meron kang sariling source of income. Ha, so habang nag-no contact role ka is, pag-isipan mo ng maigi kung paano ka kikita ng pera. Halimbawa, may trabaho ka man ngayon, so okay yan. Ha? Mag-focus ka o magbigay focus ka dyan sa iyong trabaho. And then, kailangan is mag-isip ka pa kung paano madagdagan ang iyong source of income. Hindi sa pamamagitan ng hindi magandang gawain Utol ha. Hindi yung parang binibenta mong iyong katawan, huwag ganon. Ha? Kundi sa pamamagitan ng malinis na pamamaraan. So kahit konting negosyo nang dyan, yes, mag-online na shop ka dyan. And then, magsari-sari store ka dyan. Ha? Sa inyo. So ganun nga Utol ha, malaking bagay rin kasi kapag meron kang source of income para maging independent ka. Hindi yung sumasandal ka na lang palagi sa partner mong lalaki. Kung ganyan ka lagi Utol, so ngayon habang nag-no contact rule ka, kailangan isbaguhin mo. Kailangan is huwag ka nang sumandal sa lalaki. Yes, kailangan is maging independent ka talaga sa lahat ng bagay, hindi lang sa pera. Ha, pati sa desisyon, yes, kailangan is may paninindigan ka rin bilang isang babae na alam mo ang mga dapat mong gawin. Lalong-lalo na pagdating sa loob ng bahay. Yes, na hindi na kailangan na pagsalitaan ka pa ng partner mong lalaki. Uy, babe, bakit hindi ka naglinis? Babe, bakit hindi ka nagluto? Huwag ganun Utol. Kailangan isang may sarili kang desisyon. Ha, may sarili ka rin talagang kaalaman. Lalong-lalo na sa pagluluto, yes, sa pag-asikaso, bilang isang babae o bilang isang partner na babae. Ha, kailangan is alam mo yan Utol. Hindi yung pabaya ka, hindi yung tamad. Ha, so ganun nga, kahit wala yung isang lalaki, is marunong ka sa mga gawaing bahay. Kung wala man yung partner mong lalaki, is kaya mong mabuhay. So ganun ang dapat mong bigyan ng tuon. Yes, kung wala kang mga trabaho, wala kang pinagkakakitaan ngayon, yes, Utol, mag-apply ka. Manghiram ka ng pangpuhunan mo. Ha, and then yun nga, wag mo namang sayangin. Kailangan is alamin mo muna kung saan ka mas magaling. Gamitin mo yung talent mo Utol. Ha, malay mo, mapagkakakitaan mo rin talaga. Yes, kulang lang sa pag-i-improve yan Utol. And then ganun nga, kailangan is i-priority mo rin ang iyong sarili. Huwag puro sa relasyon. Ha, so ito tayo ngayon sa mentalidad Utol. Na yun nga, is dapat magkaroon ka ng independent mindset. Ha, so yun na, kasi kung puro relasyon at saka relasyon ang iyong inatupag, yes, magiging clingy at saka magiging needy ka talaga. So ito rin yung isang dahilan kung bakit kayo inaatrasan ng isang lalaki, kasi ito ay ayaw talaga ng mga kalalakihan yung needy at saka clingy ng mga kababaihan. Yes? So ganun pa man Utol ha, kung maging independent ka, for sure yan. Next time is, hindi ka na gaano masasaktan once na iniwan ka kasi hindi ka sumandal sa partner mong lalaki. Ha? So yun. And then ito pa yung pangatlo natin, baguhin ang pananaw sa buhay. Yes? Ito na tayo ngayon sa emosyon Utol. Ha, kung meron kang physical appearance and then independent mindset ka, sigurado yung kasunod nito ay magiging emotionally independent ka. Yes, magiging resulta na lang yun Utol. Ha, na madidisiplina mo ang iyong sarili, na hindi ka talaga maging pabaya, na hindi ka magiging needy at saka clingy sa lalaki, na hindi ka maging dependent din sa lalaki, na puro relasyon at saka relasyon. And then meron kang abundance mindset. Yes, kasi once na may source of income ka, and then marunong kang mag-control, ha, sa iyong sarili, o lalong-lalo na sa iyong emosyon, sigurado makukontrol mo na ito Utol, kasi unang-una sa lahat is may paghuhugutan ka ng pera kung mawala man yung lalaki.
And then yung pangalawa, may abundance mindset ka kasi once na kahit iniwan ka ng partner mong lalaki o binabaliwala ka o binabasura ka, kung may physical appearance ka utol, sigurado marami pang lalaki yung magkakandarapa sa'yo. So ganun nga ha, makokontrol mo talaga ang iyong emosyon sa pamamagitan ng iyong isipan. Once na may independent mindset ka, yes, inayos mo ang iyong mentalidad, sigurado na mas lalong magle-level up ang iyong confidence sa iyong sarili. So ganun nga utol ha, napaka-importanting bagay yung tatlong ito. Ha, para talaga mapagtagumpayan mo na magkaroon ng pagsisisi yung partner mong lalaki habang ikaw ay nag-no contact rule. So Kuya Kiko, di ba isang buwan lang naman ito? Yes, sa isang buwan utol ha, malaki yung pagbabago o changes ng isang tao kapag inuumpisahan mo talaga agad ha, sa day one pa lang. Yes, na halimbawa na lang isang, uy, binaliwala niya ako. Ha, parang binasura niya ako, parang binababoy niya ako, ginagago niya ako, niloloko niya ako. So ito ngayon, mag-no contact rule ako. So sa day one pa lang, doon mo na umpisahan. Ha, mag-focus ka muna sa iyong sarili talaga. Kung ano yung mga dapat mong i-improve pa. Ha, lalo na yung mga kinakaayawan niya sa'yo. So i-improve mo yon. So isa lang naman doon, siguro isang yung pagiging clingy mo, yung pagiging selosa mo, yes, yung pagiging dependent mo sa kanya. Yun ang mga kinakaayawan ng lalaki, kaya naghanap pa ito ha, ng iba pang babae. Kasi una sa lahat is, wala na siyang takot sa iyo utol. Kasi ha, nasa kanya lahat yung pangangailangan mo. Kaya ka nagiging clingy, kaya ka nagiging needy. Kaya ka naging dependent, lalong-lalo na talaga sa source of income. Ha, nasa sa kanya ka pa lahat kumukuha. Wala kang makakain kung wala siya. Yes, napakahirap gawin, pero yun ay kailangan. Kasi ito utol ha, lagi niyong tandaan. Kung wala kang gagawin, walang pagbabago. Walang pagsisisi sa partner mo. Kung ano ka sa ngayon is, after ng 1 month mo ng pag no contact rule, sigurado, ganyan ka pa rin. So paano magsisisi yung partner mong lalaki? Kuya Kiko, hindi lang naman siguro lahat ng mga kababaihan yung may pagkakulang o yung may pagkakamali. Kahit na utol, at least na bago mo o na improve mo pa at saka na upgrade mo pa ang iyong sarili. Hindi lang para ito sa lalaki ha, kundi para rin talaga sa buhay mo at saka sa sarili mo. So yun nga, once na may inumpisahan ka o may binago ka, for sure, after a month, yes, magkakandarapa at saka magkakandarapa yung lalaki na nang iwan sa'yo o nang basura sa'yo. Ha? So yun ang mga utol ha, sana'y nakatulong talaga yung video na ito. Ayan ha, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and baboosh!